their God. May God silang kinikilala, iba-ibang God. At ang paniniwala nila, even mga witches, nagpipray, nagpapasting din para makakonek sa kanilang God. Even Satanist. Yung mga Church of Satan sa Amerika, nag-worship sila kay Satan. Nagpipray sila kay Satan. No? So, all religion pray because they know they can connect with God. Prayer is connecting with God. Prayer is communicating with God. It's not simply talking. Because prayer is more than talk. You can pray without words. Amen? And action is speaks louder than word. When you cry, when you lift your hands, you kneel down, that's prayer. May mga message kang binibigay kay Lord. Pag nakataas yung kamay mo, umiyak ka, Lord, di ko na kaya, surrender na ako. Di ba? Pag taintim ka naman, Lord, seryoso ang usapan to. Tapos wala kang sinasabi. Hindi ko sinasabi, huwag kayong magsalita. You need to speak in prayer. But it is, prayer is more than speaking and talking. It's communicating. Communicating minsan ng mag-asawa, tinginan lang. Di ba? Galit na si Mrs. Uy, na tayo. Para tayo magpagabi. Tinginan pa lang eh. Konting kilos pa lang. Pag, di ba? So, minsan walang word. So, communication with God is the same thing. Words, verbal or non-verbal communication is prayer. So, all religion, they believe in that. Kung sino mang Diyos na kinikilala nila. You cannot come to God without praying. Yung worship kanina, yung praise and worship, that's form of prayer. Pag kumakanta ka kay Lord, may sinasabi ka. Nagko-communicate ka pag kumakanta ka, mabilis man o mabagal, that's prayer. Hindi ka makakalapit kay Lord pag di ka nag-pray. Simple as that. Sabi mo sa katabi mo, pag di ka nag-pray, di ka lumalapit kay Lord. Eh pag di ka lumalapit kay Lord, kanino ka lumalapit? Kanino? Nung nilikha ni Lord si Adan at si Eva, every day they talk. Every day they communicate. Bababa ang Diyos sa garden, naglalakad-lakad, makikipag-usap kay Adan, sasabihin niya, Adan, kita mo ba yung hayop na mahabali? Ang tawag siya, elephant. Pangalan ng mga elephant. So, giraffe. So, araw-araw, sabi niya, ikaw, Adan, anong itong hayop na to, ganito. So, kinikwento ni Lord lahat ng mga details in the garden at pinangalanan lahat ng hayop. Nag-uusap sila. But one day, iba ang kausap ni Adan at ni Eva. Doon, bumagsak sa kasalanan ng tao. Every time na hindi mo kinakausap si Lord, bumabagsak ka sa kasalanan. Tingnan mo yung katabi mo. Tumitibok yung puso niya. Heart beat fast. Sabihin mo ulit. Para ang heartbeat paso niyan. Tuwing hindi mo kinakausap si Lord, nalalaglag ka sa kasalanan. Sabihin mo. Nalaglag sa kasalanan si Adan at si Eva. Kasi nung moment na yon hindi si Lord ang kausap nila. Prayerlessness is sin. And from sin, it will produce another sin. Then it will multiply to many sin. Hanggat ayaw mo nang bumalik kay Lord, nahihiya ka na. So all religion pray, or religions pray because they know prayer is the pathway to God. Pero ito ang problema. These religions make this pathway to God difficult. Minsan pati tayo nakakasali dito. Yung paglapit sa Diyos, parang ang hirap gawin. Noon, kahit ako, and then yung mga barkada ko, tsaka yung mga ibang sineseran ko, pag niyaya mo sa church, anong sasabihin ng mga unbeliever, mga nabibilang sa barkada nyo dati, pag niyaya nyo sa church, anong sasabihin? Ah, baka masunog ako dyan. Diba? Baka matunaw ako pagpasok sa church nyo. O kaya sasabihin, kadalasang narinig, hindi pa ako handang magbago eh. Hindi pa ako handang magbago, hindi pa ako ready para sa mga ganyan. Tsaka na, darating tayo dyan. May panahon dyan. No? Kaso naunang mamatay. Hindi nakabalik kay Lord. Sorry. So, tayo,
karamihan ng tao sa buong mundo, 99% ng tao sa buong mundo, they have the idea and concept na ang paglapit sa Diyos mahirap. At sino gumawa nun? Ang gumawa nun, itong mga religions na to. Itong 4,300 religions, minsan nakakasama pa rin tayo dito na yung paglapit sa Diyos na sobrang dali, ginawa ng Diyos ng paraan para dumali, pinahirap natin. Tayo nagpahirap, yung mga religion nagpahirap. Tayo, we don't belong to this religion per se. We preach relationship with Jesus Christ. Pero, pati tayo minsan, ganito yung asal. Nagiging mahirap yung pagbabalik kay Lord, yung paglapit kay Lord, yung pagdadasal, ang hirap gawin, na para bang hirap magdasal. Tagal ko nang nagpipilit magdasal, hanggang ngayon nahihirapan ako. Ano bang mahirap sa dasal? Mamaya, tingnan natin. So why? Why the concept and the idea, the mindset na ang hirap lumapit sa Diyos? Ang hirap bumalik sa Diyos? Ang hirap mag-pray? Pag nalayo ka, ang hirap umuwi. I'll give you some example na bakit humirap ang prayer. Eto. Hindus, Buddhists, Jains, Sikhs, Muslims, Catholics, and many religions use prayer beads. Kung akala nyo, original sa to sa RC, hindi po. Ginaya lang to ng mga RC. Alam nyo naman yung RC, di ba? Coke yun. Ay, soft drinks pala. Ang unang umimbento ng prayer beads, Buddhists, ay Hindus. Okay? Tapos, ginaya ng Buddhist. At dahil yung mga Jain at saka si Indian din ang origin, meron din sila. Ang kaibahan lang sa dulo ng kanilang prayer beads, hindi cross. Ano lang, thread. Okay? Kita nyo naman, di ba? So, nung dumating ang Islam, at dumating ang Catholic, mga 400 AD, pinalitan nila yung thread sa dulo, nilagyan ng cross ni Jesus. Then dumating yung Muslim, yung Islam, meron din silang prayer beads. Paano kung nanganib ka sa bundok o sa gitna ng dagat tapos wala kang prayer beads, paano ka magdadasal? Kung lumulubog yung barko, kailangan mong magdasal kaya walang prayer beads. Lulubog ka sa ilalim ng dagat, mamamalikta ng mga shell at tutusok-tusokin, may prayer beads na ako. Gagawin mo pa yon? Ha? Hello? One time, tagal na matagal na to, bagong Christian ako, may matanda doon sa jeep. Ano siya, bubuli-bulitas. Mataimtim. Kapikit pa siya. Pagdaan ng St. Joseph sa Aurora Boulevard. Nanguro, siyempre, kailangan eh. Pag nagpas ng kanto, ano na sa tayo? Nagpreno ng malakas yung driver. Gumanan yung jeep. Talsik yung matanda sa unahan. Naku, pinagmumumura niya yung driver. Banal na aso! Santong kabal! Alam niyo, hanggang ngayon, naalala ko yun. Kitang-kita ko yung kakalokohan ng itong reliyon. Nang reliyon, di ka kayang baguhin. Relasyon mo kay Jesus lang ang makakabago sa'yo. Eto, itong mga prayer beads ng lahat ng reliyon, pampatagal, pampahirap lumapit sa Diyos. Tanungin ko kayo, galing tayo lahat halos sa Katolik. Sino sa inyo kabisado mag-rosary? Eh, taas ang kamay, yung mga kabisado. Kabisado ah, unang misteryo, pangalawang misteryo. Tama ba ako? Ilang misteryo ba yan? 15. Ha? 15. Ilan? 15. Tatlong misteryo. Okay. Eh hindi lahat nakakaalam. Paano ko ngayon makakalapit sa Diyos kung hindi mo to alam? Ha? Paano? Hindi ko alam yan. Paano ko makalapit sa Diyos? Kailangan palang mayroong bulitas para makalapit kay Lord. Eh wala akong bulitas. Pati yung booties. Diba, may mga ganyan kayo rito, di ba? Prayer beads yan. Yung mga nandito dyan, tapos may mga inchik-inchik. Makakala nyo lang, hindi yan ang prayer beads yan. Kaya kung meron kayo yan, alam na, hindi nyo kailangan ng prayer beads pag kay Lord, ha? Nandito. Pangalawang pampahirap sa paglapit sa Diyos,
na tinuro ng mga relihiyon, kaya ang konsepto ng tao sa paglapit ng Diyos, ang hirap, ang tagal, nakatakot lumapit kay Lord. Pangalawa, prayer incense. Lahat ng relihiyon gumagamit dito. Magmula sa Hindus, Buddhist, Taoism, Sintoism. Alam, pamatay na lang ng lamok ngayon yan, alam niyo ba? Yung mga lamok, pag lumapit doon sa, nagdasal doon sa, binibenta niya sa promotion to, may promotion ako. Patay yung lamok! Hanapin niyo si Saint pag kailangan niyo ng incense na nakakapatay ng lamok. Okay? So, paano kung nasa bundok ka, nasa dagat ka, wala kang incense para akitin ng Diyos yung dasal? Paano? Makakalapit ka pa ba? Eh wala kang incense pampalapit kay Lord dyan, mabango sa smell, sa pag-amoy ni Lord yung incense. Kaya yung dasal mo, sasagutin. Yung paglapit mo, sasagutin. Eh wala kang incense. Ubus na. Sarado store. So hindi ka na makakapagdasal? So hindi ka na makakalapit kay Lord? Hello? Gusto mong magdasal na sa 4 ng madaling araw, sarado din daan ng insenso. Bukas na lang. Sisek laging bukas. Anong gagawin mo? Eh wala! Lahat ng relihiyon gumagamit nito. Yung iba nakalagay sa mangkok, gaganon-ganon yan. Hanggang matuto, pati yung mga tambay at adi, ilalagay sa lalagyan. Gaganonin. Tama ng insenso, tindi. Gising ka, 2 araw. Malupit na insenso to. Ito pa, pag umakyat kayo sa Tibet at sa mga lugar na kagabi, ay kahapon, umakyat kami doon sa bundok, may mga plugs na iba't ibang kulay. Prayer yun. Yung mga dilaw green, prayer po yun, prayer plugs ang tawag doon. Kaya nga Buddhist yung may-ari ng resort. May Buddhist plugs. Kaya pag pumunta kayo doon sa Himalayas, makikita nyo yung paligid ng bundok, ang daming mga plugs. Because they believe, when you pray, yung plugs na yun, kung ano yung blow ng hangin, dinadala yung dasal mo patungo kung kanino man. Tapos yung prayer wheel, gaganunin yung prayer wheel. Kaya pag mayroong, mayroong bara, yung prayer mo na bara na. So, paano kung walang plug? Kailangan mo magdasal. Paano kung walang prayer wheel? Kailangan mo na magdasal. Eh sira yung bearing. So hindi ka na magdadasal. Paano kung walang prayer booklet? Paano ka magdadasal? Okay? Diba? Sino yung prayer booklet yan dati? Hanggang ngayon. May prayer booklet, di ba? Kaya paano tayo magdasal kay Saint Peregrine? Bura-bura. O kay Saint ganito. Tapos ito pa. Ang Hinduism, they worship 333 million gods and goddesses. Bawat god, meron specialty. Si Brahma, si Shiva, si Krishna, si Ganesh, yung elepanteng Diyos na kalahati bata, kalahati elepante, tapos si Hanuman, yung monkey god. So depende, anong needs mo, doon ka lalapit. Parang ganun din tayo, di ba? Kailangan natin ng, pag mga estudyante, sinong dinadasalan? Pag walang anak, Santa Clara, penong-peno, di ba? Doon ka magdadasal at sasayaw eh. Pag gusto mo ng safe travel, akyat ka ng Timbolo. Convoyance. Diba iba-iba dinadasalan? So imagine mo, kung iba-iba needs mo at iba-iba dinadasalan mo, ilan ang dadasalan mo sa dami mong needs? Nakapagod to. Samantalang si Lord, isa lang para sa lahat. All for one, one for all. Pag lumapit ka kay Jesus, ano mang needs mo? Sa pool! Kompleto! Diba? Walang pagod. Pero relihiyon ang tinuro sa atin ng relihiyon, mahirap ang lumapit sa Diyos. Ang
Christianity, ang turo nito, padaliin. Kaya ang daan papuntang langit, isa lang, Jesus lang eh. Sa dasal, isa lang din. In the Old Testament, isa pang mahirap to. In the Old Testament, inutusan ni Lord si Moses magtayo ng tent, tabernacle. Doon, sa Sinai, doon sa pinuntahan namin sa Egypt, doon sila nagtayo. So, etong tent na to, movable. Para pag nag-move yung clouds, immediately, tiklok agad sila, portable to. O, lipat tayo ulit, gumalaw ang ulap, gumalaw si Lord. Kailangan natin sumunod. Etong tabernacle na to, kita niyo yun, may apoy sa labas. Medyo madilim. Diyan sinusunog yung mga alay. Para ka makalapit sa Diyos, yung Diyos nakatira doon sa loob. Kaya ginawa itong tabernacle, ang Diyos na malayo, ang Diyos na lumikha ng universe, na sa third heaven, sobrang layo, ilang light years away, gusto niyang ilapit yung sarili niya sa tao. Actually, nung nagkasala si Adan at si Eva, hinanap sila ni Lord, di ba? Nagtago sila sa ilalim ng gabi at naglagay sila ng dahon. Kasi nakahubad sila, dahon ng atis. Atis ba yan? Nilapit ni Lord yung sarili niya. Ngayon, in this system, nilapit ni Lord yung sarili niya. Tumira siya dun sa dulo, yung Holy of Holy. So, tatlong bahagi nito. Tatlong bahagi yan. Kung may kita nyo to. Ayan. Pagpasok mo dun sa gate, dyan, papasok dyan yung mga ordinaryong tao. May dalang tupa, may dalang kambing, may dalang kalapati. Kung mahirap lang, iaalay yon para sa kasalanan nila dyan sa may altar. Sinusunog yon. Okay? Then, yung mga priest naman, hanggang dyan lang yung mga tao pwede mag-worship. Dyan sa bugan, outer court. Yung mga priest, ordinary priest, papasok naman sila hanggang doon lang sa may holy place. Yung kalahati ng may kurtina. Nandoon yung candlestick na gold, tapos may tinapay doon, may table doon, simbolo ng mga 12 tribes of Israel. Dito sa dulong-dulo, yung Ark of the Covenant, nakita nyo doon, yun yung presence ni Lord, parang baul. Nung nasa Egypt kami, may mga gintong mga kaban doon, tsaka mga gintong mga malalaking box na libingan lang ng mga patay. Tapos may mga baul sila na ginto din, parang ganun, kaparehas yung concept. Okay? Now, doon nakatira si Lord sa loob. Every day, kailangan merong nag-offer ng hayop dito sa may bungad. And every day, may papasok din doon para mag-alaga ng holy place. Pero once a year, lang pwede pumasok doon sa dulong-dulo kung saan yung presence ni Lord nakatira sa ark. Once a year, yung Day of Atonement o yung Yom Kippur. Okay? At ang pwede lang pumasok, yung high priest. Yung pinaka-big boss ng mga pare. Tapos, pagpasok niya doon, pag nasa labas lang yung mga priest, ang gaganda ng mga suot, colorful, may mga bato dito sila, may iba-ibang klaseng bato, kasama nga daw yung diamond, nakita namin sa baruan ng diamond sa Israel. Yun yung damit ng high priest. Tapos, colorful. Pero pagpapasok na siya doon sa Holy of Holies, kung nasan si Lord, hubad lahat yun. Ang matitira, linen. White linen na napakanipis, hindi ka pwedeng pawisan, hindi ka pwedeng madumi yung kuko, hindi pwedeng may dumi sa puso, mamamatay. Kaya yung priest nakatali dito, o kaya nakatali yung paa, tapos may mga kalimbang-kalimbang sa ibaba ng damit, minsan may trumpet pa, may shofar, yung horn, para sabihin, buhay pa ako! Pag hindi tumunog yon, alam na ng mga priest sa labas, patay na si High Priest, hila. Hila, patay na. Bakit patay? Siguro marumi ko. Bakit patay? Siguro di nag-toothbrush. Di nag-roll on. Patay. May kasalanan sa puso lalo. Patay. Ang hirap pumasok sa presence ni Lord in the Old Testament. Ang hirap lumapit kay Lord sa lumang tipan. Ang makakalapit lang yung pinaka-big boss, pinaka-mabait, pag sumablay pa ng konti, patay. Patay. Ganong kahirap. Tapos yung tabernacle na yan, nung nakapasok na sila sa Israel, doon sa Jerusalem, hindi na tent, tinayo ni Solomon yung solid na templo na winasak ng Babylon. Tapos tinayo ulit nila Zechariah, nila Habakkuk. And then, nung time nila Herod, pinaganda, tapos winasak ulit ng Rome. So, yung pinuntahan namin sa Jerusalem, ang natira doon sa templo, wall na lang, na napakahaba.
yun yung place where God and man meets yung templo. Ang hirap lumapit sa Diyos, yun ang turo ng reliyon. Mahirap. Bakit? Kasi ang Diyos, banal. Totoo naman. Ang taong makasalanan at ang Diyos na banal, imposibleng magtabi. Sa kabanalan ng Diyos, hindi mo kakayanin, mamamatay ka talaga. One time si Uzza, isang priest, hinahakot nila yung Ark of the Covenant. And then, natisod yung baka. Imagine yung baka natitisod. Alam niyo sa Bible, isa lang recorded na may na-stumble, baka lang. Kaya pag na-stumble ka, ang tanong, baka ka ba? Na-stumble ako, baka ka? Kasi ang na-stumble lang sa Bible, isa lang, baka! Ox! Na-stumble kayo? Na-stumble ako dyan eh. Ay, baka ka pala. Pawa ka na sungay mo, kaya ka pala na-stumble. Sungay ka eh. Ang tao, Kristiyano, hindi na-stumble. Kasi sumusunod kay Jesus, tinahawakan niya, hindi na-stumble. Pag na-stumble ka, baka ka pala. Sabi mo sa sabi mo, ang na-stumble, baka lang. Stumble ako dyan. Ay, baka ka pala. Pahaw nga na sungay mo. Na-stumble yung baka. Tandaan nito, ang na-stumble, baka lang. Hinawakan niya yung ark dahil na-stumble yung baka. Pahamak talaga, stumble na yun. Hinawakan niya yung ark, patay. Hinawakan niya para hindi malaglag. Tama motibo? Mali. Tama. Okay, Lord, walang pakialam sa motibo mo kung tama o mali eh. Basta mali yung ginawa mo, kahit tama motibo mo, mali pa rin. Pero yung sabi mo, kahit tama motibo mo, pero mali paraan mo, mali. Mali pa rin. Patay. Ang motibo lang niya, huwag malaglag yung ark eh. Eh kaso, na-stumble yung baka eh. Mahamak yung mas stumble-stumble na yan. Sabi mo siya, kami, huwag ka ma-stumble ha, baka mamatay ako. So ang hirap pumasok dyan sa templo na yan. At ang nakakapasok lang, nakakaharap lang kay Lord, isa lang, once a year. Pwede pang mamatay. Okay? Now, nakita ng Diyos yung pahirap ng isang tambak na relihiyon sa tao. Nakita ng Diyos pati yung relihiyon na hindi actually religion to. System of worship and relationship with God. Kumbaga ito, governance to eh, yung binigay sa mga Hudyo. Kaya lang, nung lumitaw yung mga Pharisees, yung mga scribes na sumunod kay Moses, ginawang religion. Tapos, imbis na mahirap na nga, pinahirap pa nila lalo. Kung mababasa niyo sa Matthew, di ba? Sabi ni Jesus, woe unto you Pharisees, kayong mga pare, kayong mga skriba, nagko-convert kayo ng mga tao, inabiyahin niyo yung dagat at malalayong lupain, tapos gagawin niyo mas mukha pang demonyo kaysa inyo yung mga convert niyo. Tapos, woe unto you Pharisees, pinapabuhat niyo sa mga follower niyo yung mahihirap na mga bagay na kayo nga hindi niyo kayang gawin. Nabasa niyan? Pinipilit nyo yung camel papasukin sa butas ng karayom na kayo nga hindi nyo kaya. Yung gnat, sabi niya. Ini-istro nyo yung tubig kasi dati ini-istro nila yung ano para hindi maano yung mga insekto. Ginagawa din ng mga Buddhist yan. May ganung mga verses sa Bible. Sabi ni Jesus, pinapahirap nyo sa tao ang paglapit sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos, lalumika ng universe, bumaba sa lupa. Naghanap ng pwedeng gamitin si Sidlan at nakita si Maria. Nagbuntis, kapangyarihan ng Holy Spirit, hindi anak ng tao, hindi anak ng Diyos. Tapos pinanganak niya, si Jesus, lumaki at the age of 33, namatay sa krus. For what reason? For what purpose? Sa Matthew 27, nung namatay si Jesus sa krus, sabi dito, Jesus cried out again with a loud voice. Ito yung nakapangon sa krus, ito yung uling sigaw, and yielded up his spirit. And behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Balik tayo rito. Yung holy place at saka yung holy of holies, may pagitan na kurtina. Yung kurtina yon elaborated mga design, tapos merong badger skin. Okay? Alam niyo yung badgers? Ano yung badgers?
Dalawa ang sabi, ito raw yung balat ng dugong, makapal, at pinatungan pa ng balat ng kambing, leather ng kambing at dugong. Alam yung dugong. Ang Sinai, ang layo sa dagat. Okay? Ang layo sa dagat. Yung gitna, unless yung dinaanan namin from Egypt, yung Dead Sea. Hindi ko alam kung may dugong doon. So imaginein mo, yung materialis nito galing sa malalayong lugar, yung kapal ng balat na yon, nung namatay si Jesus, napunit. Pure leather, double leather, napunit. At ang punit, sabi ng mga scholar, hindi ganun. Kasi kung ganun, di nakatakip pa rin yung presence ni Lord sa loob. Ang pagkapunit daw, paganun. Kaya yung kalahati ng kortina, laglag. Tapos, kung sino man papasok sa templo, kita na nila yung Ark of the Covenant. Kita na nila yung presence ni Lord. Symbolically, yung templo na yan, nanawasak na. Binuksan yung daan, yung curtain na to. This curtain na naghihiwalay sa Diyos at sa tao, wala na. Wala nang naghihiwalay sa Diyos at sa tao kasi yung hadlang, ang hadlang sa tao at sa Diyos, kasalanan. Yung curtain na yun, sumisimbolo sa kasalanan na binayaran ng katawan ni Kristo para mawala. Okay? So yung kurtina na yun na naghihiwalay sa Diyos at sa tao, tinanggal ng Diyos. Para yung taong hirap na lumapit sa Diyos, hirap bumalik sa Diyos, yung unbeliever na nag-aalangan na baka masunog ako dyan, na teka lang, magpapakabait muna ako. O yung Kristiyanong nag-backslide, lumayo, gustong bumalik, o nandiyan pa rin, nagsisimba, pero yung puso malayo na kay Lord, di na nagpe-pray, hindi ka na mahirapang umuwi. Pinadali na. Hindi ka na mahirapang bumalik, di mo na kailangan ng insenso. Okay? So, napunit yung kortina, sabi dito sa Hebrews 10, verse 19 to 20. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the Holy of Holies by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh. Yung curtain, simbolo ng kasalanan na tinanggal ni Lord. Okay? Tapos, second meaning ng curtain na yun is the flesh of Jesus na naghihiwalay sa tao dahil banal ang Diyos. Ang nakatira kay Jesus ay Diyos, banal. Tapos yung aabutin niya, taong makasalanan. Pero dahil sa ginawa niya, sa dugo at buhay niyang binigay, binayaran niya yung kasalanan natin. Amen? Hello? Kaya anytime, pwede ka lumapit kay Lord. Punta tayo sa Genesis 1-3. Yung kwento ni Adam and Eve and God. Sabi doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, He created man. In the beginning, the word Genesis means beginning. Panimula. In the beginning, man is at home with God because God is their home. Yung maliit na Garden of Eden na yun, hindi yun talaga yung tahanan nila. Ang tahanan nila si Lord. The natural habitat of birds, air. Ang natural habitat ng isda, tubig. Pag pinagpalit mo yun, mamamatayan. Ang natural habitat ni Lord ngayon, tayo. Siya nakatira sa heart natin. We are the temple of God. Wala na yung templo sa Jerusalem. Nagpunta kami doon sa templo na yon. Wala na ang natira, wall lang ng templo. Ang dami nagpe-pray doon sa wall. Kasi sasagutin ka daw ni Lord agad pag nag-pray ka doon sa wailing wall. Lumapit ako, hinawakan ko yung wall. Wala namang kaibahan eh. Bato talaga eh. Pero yung iba talaga, iyak talaga sila. Sabi ko, wala naman dito si Lord. Dito si Lord daw sa loob. Pumunta kami doon kung saan pinanganak si Jesus doon sa Bethlehem. Hinalikan nila yung pinanganakan. Tinignan ko, niramdam ko, wala din si Lord dito. Sabi ko, nalilito tong mga hilihiyo na to. Kung saan saan hinahanap si Lord, at dito si Lord eh. Pag tinanggap mo, hindi nyo kailangan pumunta na Israel para hanapin si Lord. Pumunta kami doon para mamasyal. Okay? Hindi para hanapin si Lord. Kasi si Lord kasama ko lagi. Hindi kami naghihiwalay. In the beginning, man is at home with God because God is their home. Ang natural habitat ng ibon, hangin, isda, tubig, tayo ang natural habitat natin si Lord. Hindi tayo magiging masaya pag iwalay tayo kay Lord. Makakuha mo na, sabi ni Solomon, ilang asawa ko? Ilan? 700 plus. Lahat ng kayamanan, ginto na sa akin. Sa templo, lahat ginto. No? Ang kainan dati, doon, bakal. Ngayon, ang panahon ni Solomon, common ang silver dahil ang ginto nakakalat.
Sabi niya, nakamtan ko lahat, pero di pa rin ako masaya. Restlessness. 12, sabi niya, ito ang tandaan niyo, mga kabataan. Hindi kayo magiging masaya, makuha niyo man lahat. Kilalanin niyo ang Diyos habang bata pa kayo. Yun ang payo ni Solomon, ang mayaman at ang daming babae. Matalino pa. Pogi pa. Lahat na sa kanya. Lahat na sa kanya. Pero sa dulo, Diyos pa rin hinahanap niya. Eh lalo na kung ikaw, hindi naman lahat na sa'yo. Dapat ngayon pa lang, napin mo na si Lord. Diba? In the beginning, man is at home with God. Pag sinabi at home, masaya ka doon. But when they disobey God, they don't feel at home anymore, so they hide. Yung biruan nga namin sa Kopos, pag at home ka, sarili mong bahay, kahit magluto ka ng iplog sa umaga, o nagsinangag, nakabrief ka lang, walang problema, at home ka, bahay mo yun eh. Pero kung nakikita ka sa biyanan mo, anong nagawa mo, tatay, tsaka ang kalay. Sinabi ko na kay Joey ito kahapon eh. Ay, hindi, ano, wala nung nakaraang kayo meeting. So, when you feel at home, alam nyo, nakahubad si Adan tsaka si Eva ng time na yan. Pero, may problema? Wala! Feel at home sila eh! Pero nung sumuhay, uy, nakahubad tayo! Tira tayo feel at home! Kung nakita tayo ni Lord, nagtago sa ilalim ng gabi, tapos naglagay ng daong ng atis. Sabi ni Lord, asan kayo? Dito po kami, nagtatago kami sa'yo. Bakit? Nakahubad kami. Tagal nyo nung nakahubad ah. Bakit biglang hindi na kayo feel at home? May kasalanan na kasi. Ang kasalanan, ang prayerlessness, pag nakipag-usap ka sa Diablo, hindi ka na feel at home kay Lord. Nahihiya ka na lumapit at bumalik. Hindi na ako feel at home, tago na ako. Alam niyo yung taong gumagawa ng kasalanan, unti-unti, hindi na nagpipray. Hindi na nagdi-devotion. Maya-maya, nagliliban sa care group. Hindi na umatin sa church. Minsan-minsan na lang. Tapos pag hindi ito naayos, tuluyan itong mawawala sa church. Tapos bubulungan ng Diablo. Mahiya ka. Ganun bumalik doon. Nakakayang bumalik. Alam nyo, mas nakakayang hindi bumalik. Dalawa yung hiya. Pag nahihiya kang gumawa ng tama, sa demonyo yan. Babalik ka kay Lord, tama gagawin mo, mahihiya ka, sa demonyo yan. Gagawa kang mabuti, nahihiya ka, sa demonyo yan. Pero, pag nahihiya kang gumawa, pag nahihiya ka sa paggawa ng mali, sa Diyos yan. Okay? Kaya yung babalik kay Lord, hindi nakakahiya. Kaya lang ang demonyo, bubulungan ka. Nakakahiya. Sabi ko nga, hindi ka namang kilala dun pag bumalik ka, tapos anong inakahiya mo? Pakiramdam ko, nakatingin lahat eh. Hindi! Hindi nakatingin sa'yo. Hello? Hindi nakakayang bumalik. Kaya lang, dahil sa kasalanan, nahiya sila, nagtago. Ito yung senyales, ha? Pag yung mga care group nyo, nawawala-wala. Nagtatago na yan. Nahihiya yan. May ginagawang mali yan. Ganyan yan, paunti-unti. Ngayon, kung kayo naman yung gumagawa ng ganun, at gagawin nyo pa lang, sabihin ko sa inyo, huwag kayong mahiyang bumalik. Huwag kayong mahiyang umuwi. Hindi nakakahiyang gumawa ng tama. Hindi nakakahiyang bumalik kay Lord. Mas nakakahiya yung hindi ka babalik. Amen? Sabi ng Isaiah 59:1-2, their sins separated them from God. Si Lord hindi humiwalay sa kanila. Ang kasalanan nila ang naghiwalay sa kanila. Hindi maikli ang kamay ng Diyos, sabi ng Isaiah 59:1-2, para hindi ka abutin. Hindi bingi ang tenga niya para hindi sagutin yung dasal mo. Kaya lang yung kasalanan mo ang naghiwalay sa Diyos at sa iyo. Nahiwalay si Adan at si Eva dahil sa kasalanan ginawa nila. Pero si Lord humiwalay. Umiwalay si Lord, ang ginawa nga ni Lord, inangat yung gabi, ay, andyan pala kayo nagtatago. Anyari? Pinakinggan namin yung Diablo eh, kinain namin yung pinagbabawal mong prutas. Imagine mo, nagtago na sila kay Lord, sinundan pa. Sabi ko sa'yo, pag may plano talaga si Lord sa'yo, kahit mag-backslide ka, sa pagbabackslide mo, susundan ka pa rin. Bisa gagawa ka nalang ng kasalanan, bigla may tatawag, may magre-ring, may magpa-follow sa'yo, may mangyayari, mangingilam si Lord, iligtas ka lang. Ganun kalupit si Lord. Nag-backslide si Peter,
nagdamay pa ng mga disciples. Sabi niya, let's go back to fishing. Balik tayo sa dating buhay. Habang sila'y nagbabackslide, walang nangyari. Magdamag na nagtatrabaho, wala pa rin makukuha ang pera, wala pa rin blessing, walang huli. Alam, pag nagbackslide ka, walang huli. Walang blessing. Magdamag ka na nagtrabaho, wala pa rin. Habang nagbabackslide sila, ano nangyari doon sa pampang? Dumating si Jesus. Di ba? Sasabi niya doon sa mga nagbabackslide, itchanila lang ba? Doon sa kabila. Pag itchanila, dahil ang huli. Sabi, si Lord Diyon, si Lord Diyon. Si Peter, na pasimulo ng pagbabackslide, lumundag. Alam niyo yung Galilee, malalim. Malalim yung Galilee. Lumundag, lumangoy, bitbit yung maraming isda, hinila, papampang. Pagdating doon, may isda nang niluluto si Jesus. Sa gitna ng pagawa mo ng kasalanan at paglayo, pagbabackslide, hindi ka tatantanan ni Lord. Susundan ka pa rin. Kaya sabi ni Lord, Peter, do you love me more than this? What's this? Itong mga isdang ito, yung dati mong ginagawa, dati mong buhay na binalikan mo, trabaho mo, negosyo mo, mas mahal mo pa ako sa trabaho mo, sa negosyo mo. Tinanong eh. Sabi ni Peter, Lord, you know that I love you. Alam niyo, kahit naman nagbabackslide tayo, mahal pa rin natin si Lord eh. Diba? Kaya alam mo yung mga nangyayari sa buhay natin. Nung time na nangyayari ito sa akin, di ako makapagtas na kami sa church, tapos may kalokohan akong nagagawa, tapos hirap na hirap ako mag-praise and worship, bubulong ang diablo, huwag ka na magtas na kamay, nakakaya ka. Dapat ka, hindi ka na lang sa church, dito ka pa. Yan yung bulong ng diablo sa akin. Pero, hirap ako magtas na kamay, pero sinasabi ko, Lord, sana pupunta pag lumayo ako sa iyo. Wala naman akong pending puntahan ng Diyos, ikaw lang. Tapos dati kong buhay, sama-sama, saan ako pupunta pag wala sa'yo? Tapos, sabi ko, Lord, kahit ganito yung ginagawa ko, nangyayari sa buhay ko, pero sa loob, deep within me, alam mo, mahal kita. Hindi ko lang magawa sa ngayon, hindi ko lang mapakita, pero meron din. Kayo ba meron? Sabi ng Diablo, wag na. Pero lumapit si Jesus kay Peter, Peter, do you love me? Chinichin nila kung meron. Sabi ni Peter, Lord, yes, I love you. I love you. Three times, tinanong, di ba? Three times. Alam mo, kahit saan ka pumunta, hindi ka tatantanan ni Lord. Kasi ilang taon na ako nagsiserve kay Lord, ilang beses na akong lumayo, ilang beses na ako nag-backslide, ilang kasalanan ang ginawa ako sa Diyos. Nandito pa rin ako eh. Thousand times I fail, hindi lang ako thousand times. Baka umabot na ako ng million. Yung maliliit at malalaking kasalanan, still your mercy remain. Patunay na madaling lumapit kay Lord at makakalapit ka kay Lord ako. At yung iba nag-backslide dyan. Alam niyo yun? Alam niyo yun? Amen? Ilang beses ka na nagkamali, nagkasala, pero andito ka pa rin. Si Lord na may gagawin yan. So ang kasalanan mo ang nag-iwalay sa Diyos at sa Kanya, pero binigyan ng solusyon ni Lord para hindi na kayo magkahiwalay. Isaiah 53 verse 4 to 5, surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Si Lord nang namatay sa krus, lahat ng lungkot, hirap, asanin mo, pati sakit mo, inako niya, binayaran niya. He was smitten, stricken, smitten by God and afflicted. But He was fierce for our transgression, He was crushed for our iniquities. Sa kasalanan natin, kaya siya naparusahan, nadurog, yung katawan niya nagkasugat-sugat. Upon Him was chastisement that brought us peace. And His wound, we are healed. All we like sheep, God stray, we have turned everyone to His own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Ang Diyos banal, ang taong makasalanan, hindi pwedeng magdikit ang Diyos na banal at taong makasalanan dahil sa kasalanan natin. Ang kasalanan natin ay naglalayo sa atin sa Diyos, pero ang Diyos hindi lumalayo kahit kailan. Ang kasalanan mo ang naglalayo sa iyo. Nagigilty ka, nagihiya ka, pero sinolusyonan din ni Lord. Yung kasalanan na naghihiwalay, yung minana nating kasalanan kay Adan, binayaran niya yun. Nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Lord and Savior, lahat ng kasalanan mo in the past, kasama yung kasalanan ginawa ni Adan na minana natin, bayan. Tinanggal niya lahat ng hadlang. Yung kurtina ng kasalanan na naghihiwalay sa Diyos sa tao, pinunit, binura, inalis. Para anytime, any moment, pwede kang makalapit sa Kanya. Nang walang insenso, walang prayer booklet, walang beads. Amen? Pinadali ni Lord. Sabi niya rito,
I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for His name's sake. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the Holy of Holies by the blood of Jesus, the new and the living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh. Come to now. Come to God now. You can come to God anytime, anywhere. Hindi mo kailangan ng insenso, hindi mo kailangan ng prayer booklet, pwede kang lumapit. E paano yung kasalanan ko? Bayad na yan. Alam niyo ba yung kasalanan natin in the past, bayad? Alam? Kasalanan natin now, bayad? Kasalanan natin in the future, bayad? Bayad. Ah, teka, kung hindi pa bayad, di ba babawali si Lord para mamatay para sa future sin natin? Alam niyo ba, past, present, and future mong sin? Bayad? Dahil yun yun na naghihiwalay sa atin sa Diyos, kaso bayad na lahat yun eh. Wala nang dahilan para ka mahiwalay kay Lord. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Decision mo na lang to. So, therefore, Pastor, bayad naman pala yung kasalanan ko eh. Di magwawalwal na ako. Bubo ko pala. Usap. Ang lahat ng lumalapit kay Lord, gustong magbago. Yung ayaw lumapit kay Lord, ayaw magbago. Di mo kailangan magbago. Okay? Mamaya, dadaan natin. So you can come to God in your good times and bad times or worst times. Ano man yung kilagayan mo ngayon, ano man sitwasyon mo yon, mo ngayon, come to God. You can come to God in your high or low moment. You can come home to God now. God is our home. What is home? Home is a place of comfort, security, rest, and freedom to be as you are. Alam niyo po, hirap akong magsiya sa labas eh. Pero pag sa bahay, wow! Nakakapaglibang ako ng gusto. Para sa mga Bisaya. Okay? Nakakapaglibang. Kahit anong layo na napuntahan namin, alam niyo naman, biyahero kami. Pag lumagpas na yung 1 week, gusto ko na umuwi. I want to be home. Noon na sa Israel kami, 13 days ang tagal. Gusto ko na umuwi. Kahit 5-star hotel yung mga tinitirahan namin, ang gaganda, ang sasarap ng pagkain, pero masarap pa rin sa home. Sarap sa home. May mga pulubi dyan sa gilid. Inano lang yung mga karton tsaka yung kariton. Maghapon, naghahanap ng kalakal. Pero pagdating ng hapon, may home silang uwian. Ano may itsura ng home mo? Physical na home. Pangit, maganda. Yung home nyo, hindi naman laging masaya. Pero bakit gusto nyo pa rin umuwi? Because there's no place like home. Masarap may home. Spiritually speaking, ang home mo, si Lord. Si Adan at home kay Lord. Lahat ng tao ang home si Lord. Christian o hindi Christian, ang home mo, si Lord. Hanggat di ka nakakabalik kay Lord, hindi ka nakakauwi sa home. Doon lang masaya sa home. Ngayon kung Christian ka, nalamig na yung heart mo, di ka na nagpipray, oh, nag-backslide ka, still, si Lord yung home natin. There's no other place like home. Si God ang home mo. So going out, ito, sabi ko nga, pag ikaw puputang school, magtatrabaho, o magbabakasyon, lalo magbabakasyon, grabe yung preparation namin, dami namin inaayos. Pagpapasok ka sa school, pagising mo sa umaga, diretso ka na sa school. Tapos habang bumibiyahe ka, gagano ka na lang ng muta. Tapos dalawin toothbrush mo. Habang nasa jeep, mama, bayad ah. Ganon? Ganon? Di ba hindi? Nagpiprepare ka bago pumasok sa school, nagpiprepare ka bago pumasok sa trabaho, pero pag-uwi, nagpiprepare ka pa. Going to school, going to work, going away from your home, you need to prepare many things. But going home, no need for preparation. Kahit ang itsura mo, galing ka sa trabaho, pagod ka, gusto mong makauwi, makapahinga, at wala kang aayusin, walang bandiklak sa home. Nasubukan niya lang pagpasok sa home, sa gate niyo may bandiklak. Kailangan ng ID, asan ID mo? Ha, may ganun? Wala. Pero pagpapasok ka, meron. Sa paglayo, ang daming kailangan. Pero sa pag-uwi, wala kang kailangan. Kaya kung gusto mo bumalik kay Lord, nangihina ka, nanlalamig ka, hirap kang mag-pray, ano naging mahirap dito? Pinadali na nga ni Lord. Utak mo kasi religion eh. Utak religious ka eh. Kaya ang hirap mong bumalik. Tinanggal na ni Lord lahat ng hadlang para ka bumalik, para maging mabilis, pinapahirap mo pa. Walang mahirap kay Lord. You just simply come.
Going home to God, you don't need any preparations. You just come to Him as you are with all your mess. Ang dami mong sablay, ang dami mong kasalanan, ang dami mong failures, ang dami mong anong duda, takot, lungkot, saya. Lahat ito magkakasama. Wala kang kailangan baguhin. Just come, you pray, tell Him everything, alam naman niya yan. In coming home to God, for example, ng prodigal son, alam niyo yung kwento ng prodigal son, kayabang-yabang, kagaling-galing, kinuha yung kanyang mamanahin sa tatay niya, nagpakalayo-layo, nag-enjoy, nagbarkada, nagwalwal, ano pa, nag-asukas doon, naubos yung pera, at alam niyo naman, lahat ng dumalayo kay Lord, naghihirap ang buhay. Gumugulo ang buhay, lumulungkot ang buhay. Lumungkot ang buhay, naubos lahat. Nagpakain ng baboy. Bawal sa Hudyo yun. Abomination. Kung ikaw nagpapakain ng baboy, ano amoy mo? Baboy. Nung umuwi siya, sabi niya, na-realize niya, ang hirap pala malayo sa tatay ko. Ang hirap pala malayo sa tahanan namin. Hirap pala malayo kay Lord. Nag-desisyon siya bumalik. Pag-uwi niya, nagsuklay ba siya? Teka, nagsusuklay muna ako, nakakaya. Ang yabang-yabang ko nung umalis eh. Pogi-pogi ko umalis, ngayon gusot-gusot damit ko, gulo-gulo nit, ang baho-baho ako. Paliligo muna ako, susuklay muna ako, papalit muna akong damit. Nagpalit ba ng damit? Nagsuklay ba? Wala. Umuwi siya mabaho. Umuwi siya mukhang kawawa. Umuwi siya kung ano ang nangyari sa kanya doon sa paglayo niya. At sa kabahuan niya ngayon, sa itsura niya ngayon, niyakap siya ng Diyos, niyakap siya ng Ama. Hindi pa siya naghihingi ng tawad, pinatawad na siya. Sa pag-uwi mo kay Lord, sa pagbalik mo kay Lord, kaya kung sasabi, ang hirap pumalik kay Lord. Anong hirap pumalik? Kailangan mo na insenso? Same, bentahan mo na insenso ng mga tao. Kailangan mong prayer beads? Meron kami, galing Israel. Olive trees pa yon. Sa'yo? Pinapadali na nga ni Lord. Eh, bakit ba pinapahir? Eh, kasi pag nag-pray ako, walang nararamdaman. Demanding ka pa? Lumayo na nga yung heart mo, tapos gusto mo may maramdaman ka pa? Next Sunday, yung topic natin, when God is silent. Kailangan ko maramdaman? Siyempre, lumapit na nga ako sa'yo, Lord, tapos ayaw mo magparamdam? Aha? May ganun? Magparamdam ka, Lord, kung talaga tinanggap mo, aba, demanding. Ikaw na nga may atraso, galing ka pa mag-demand. Astig mo ah. Ano kaya, lumapit ka na lang, na nagpapakumbaba, Lord, andito ko, dami kong kasalanan ginawa. I mess my life. I ran away from you. Dami ko inunang iba-iba. Lord, andito ko. Maramdaman mo, hindi mo maramdaman. Ang sabi ng Bible, hindi siya lumalayo sa'yo. Ikaw lang. Yung saktabi mo, ikaw lang eh. Kaya paglapit, huwag ka na mag-inarte. Huwag na, Lord, kailangan kilingin ako. Kailangan matumba ko, Lord. Kailangan may goosebump. Goosebump. When you come home, no preparations needed. Wala kang babaguhin. Kailangan magpakabait. Hindi mo kailangan magpakabait. Dahil kung kaya mo magpakabait na wala si Lord, huwag ka na lumapit. Gawin mo na lang mag-isa. Ba't ka pala lapit? Kaya mo naman pala magpakatino. Kaya nga tayo nang malapit, di natin kayang bumait mag-isa. Kaya nga tayo bumabalik, di natin kayang tumino on our own. Hello? Dahil kung kaya mo, huwag ka na lumapit. Ba't pa kita pipilitin lumapit? Ang galing mo na nga eh. Ikaw na nga, galing mo. You don't need to change. Kung ano ko ngayon, dami mong supply, dami mong kasalanan, worse yung ginawa mo, okay na. You don't need to change. Because you cannot change yourself. When you come to God, you will change. Kung totoong lalapit ka kay Lord, magbabago ka. No preparation, no protocols, no ceremonies needed. Wala nang kailangan ceremonies. No props needed, no prayer beads, no incense, no booklet needed. Wala kang kailangan gawin. Nung umuwi yung prodigal son, walang bitbit kundi yung sarili niyang mabaho, marumi, ahihiyan, yun yung bitbit niya. Walang iba. No pretense. Hindi siya nagpanggap na, teka, magsusuklay ako para kunyari, okay lang ako. Hindi ako papahalata sa mga katabi ko na ako ay nagbabackslide na. Nandito pa rin ako every Sunday, sa ministry pa rin ako. Backslider ka na eh. Hindi ka na nagpipray. Malayo ka na kay Lord. Kahit hindi ka magpahalata, kita ni Lord halata sa kanya. To prodigal son, no pretense. Kung ano yung tsura niya yun, madumi, mabaho, no pretense. Huwag ka na magpanggap kung ano ka yun. Sabi dito, you don't need to act like you're okay. It's okay not to be okay. Sabi mo sa katabi mo, it's okay.
got to be okay. Tatanggapin ka ni Lord kung ano ka, kung sino ka. Come home. Come home. Now, tagal niya na nag-aantay sa'yo. Prayer is coming home to God. Simple prayer, Lord, I mess up. Lord, pinagpalit kita sa maraming bagay. Pero nandito ko ngayon, gusto kong umuwi. I'm coming home to a place where I belong. Where your love has always been enough for me. Diba? Secular yun, pero yung meaning is the same with kinanta natin sa home. Your presence is mine. Okay, tayo.